ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng aprobinsyano, nanghihinayang si Armando at asawa nito dahil sa nawala ang pagkakataong mapas lang nila si Don Ignacio sapagkat kumilos nga mag-isa itong si Samuel. Kaya naman, kailangan daw nila umano paghandaan ang susunod nilang hakbang dahil siguradong naka-alerto ang pwersa ngayon ni Don Ignacio. And speaking of Don Ignacio, nagpaplano ito sa muli nilang pagharap ni Lily. At gaya na napag-usapan nila, ay siya ang dadayo sa Maynila para naman maiba at makalanghap naman daw siya ng ibang hangin. Samantala, nagpaalam naman si Samuel kay Armando na kung maaari daw ay bigyan siya ng mga tauhan para subaybayan ang mga kilos ni Don Ignacio. At nag-aalala naman ito si Armando dahil baka gumawa na naman daw si Samuel ng bagay na ikapapahamak nila. Ang sagot naman ni Samuel ay ihahanda lang niya si Don Ignacio para kay Mara, na siyang nais ni Armando na makapas lang kay Don Ignacio. Natapos ang kanilang pag-uusap at pumayag naman si Armando sa plano nga ni Samuel. Sa kabilang banda naman ay si Talia ang inatasan ni Don Ignacio na magplano ng kanilang lakad paluwas ng Maynila. Kumpiyado naman si Lucia sa diskarte ni Talia dahil aniya ay baka maulit ang nangyaring pag-aambos sa kanila. Minanduhan ni Lucia si Talia na simula daw sa oras na ito ay lahat ng gagawin ni Talia ay dapat dumaan sa kanya. At syempre naman, hindi siya pumayag dahil ang sabi niya, siya ang head of security at yun ang trabaho niya. Giit pa nito ay si Don Ignacio ang amo niya at hindi siya. Magagampanan kaya ni Talia ang trabahong iniatas sa kanya ni Don Ignacio ng malinis at walang aberya? Makikita kaya ng grupo ni Samuel ang pag-alis nila Don Ignacio papuntang Maynila? At totoo kaya na susubaybayan lang ni Samuel si Don Ignacio? O baka naman may iba na naman itong balak? Yan ang ating istoryang susundan dito lang sa Ang Probinsyano.